now though is not in her. What's up mga kanao? Ano lang to, biglaan. So naisip kong i-record yung aking process para sa pagkuha ng PRC license ID kasi meron na ako. Kaso pa expire na this year. So I think habang bakasyon ay tingnan natin kung paano ba ang proseso ng pagkuha ng lisensya. So sige, share natin. So binuksan ko na yung website ng PRC. CPD compliance, renewal of professional identification cards o PIC without full CPD compliance are accepted until December 2021. So ito, nababalitaan ko to na hindi naman sila naghahanap ng CPD units for now. Siguro nga kasi kinukonsidera nila nasa pandemic tayo, siguro hindi naman dapat yung gawing priority, no? Okay, so step-by-step procedure. Please take time to read the step-by-step procedure of PRC's online services. Thank you. Click here to view the website. Okay, so okay, register. Dito tayo mag-register. I agree. Siyempre, kahit di mo nang basahin. Huwag lang tutularan. Please input your details as printed on your notice of admission, professional identification card for initial registration. So may first name, tapos middle name. Siyempre, hindi ko na mapakita yung details ko dito. Last name, lalagay nyo. Gender. So, gender, may pagpipilian. Male and female lang, sorry. So, may suffix para sa mga may junior, senior. The first, the second, the third. Civil status, no label. Charot, single. Birthday. Password must be have at least one letter, one number, and one special character. Ah, password to para dito. Okay. Kala ko password ng email ko eh. So, kailangan ng letters, number, and special character like period, or dash, or exclamation point. So, I am not a robot. Register tayo. So, after mo mag-register, sign in. Speaking of school email, wag yung tatanggalin yung personal email nyo kapag meron kayong school email. Kasi, hindi mo masabi. Pag nawala ka dyan, wala kang email. Lagi nyo parang gamitin yun as important kasi yun. No? Kaya mahalaga, buhay pa rin ang yung personal email. Sige, Converge, bilisan mo pa. So, para po ito sa mga nais magpabago ng pangalan o apelyido, lalo sa mga kinasal, no? Basahin nyo na lang po. Appointment slots are free. Siyempre naman, dapat lang. No? So, pag-proceed nyo po, makikita nyo din yung mga sagot nyo sa registration. Pupunan nyo lang yung mga karagdagang information na hinihingi sa inyo, kagaya ng contact details, family background, employment, education. Are you practicing your profession? Yes. Employed. Location, local. Check if this is for ID, PRC ID renewal. Yes. Fields cannot be edited again after proceeding. Go! Ayan. Kailangan ng 2x2 na picture. Ang ginawa ko dito sa diskarte ko dyan. Nagpicture ako. Tapos inedit ko sa isang app. Tawag doon ay PixArt. Tapos nag-cut out ako doon. Tapos nilagyan ko ng white background. Kasi alam ko kailangan white background dito. Tapos may size. Kailangan 2x2. So ano yun? Basically, yung default ng picture sa PixArt, no? Meron naman fit doon, nakalagay fit. Siguro one time puro ko. Maglagay tayo ng picture. The photo must be to avoid delay or disapproval. Please follow the following. So the photo must 2x2 in size in plain white background. The photo must be taken not more than 6 months. So, bawal yung lumang-luma. So, bawal yung nakastock ko. The applicant must wear decent attire with colors. Application will not be processed if photo does not resemble applicant. Applicant wears eyeglasses. Bawal may salamin. Background is not plain white. So, dapat talaga plain white. Hindi lang basta white. Photo has shadows. Ears are covered. Oh, yun nga. Bawal nga.
proceed tayo. Tingnan natin. Ayan! Sumakto! Mukha naman decent. Yung mukha ko lang hindi. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lala! upload image. Hopefully, this is correct one. Yun! Tingnan natin. Select transaction! For repeater applicants, pakibasa. Click nyo po yung renewal, then pakilagay po yung license number. May choice na pwede mong piliin ang shipping service para sa mga taga-NCR lang, pero that day hindi po available. 450 pesos lang ang bayad para sa ating renewal. Tapos ipili ka ng regional office ng PRC kung saan mo ipaprocess ang lisensya mo. No slot available! mahirap palang makukuha na ito, no? Sa PICC naman, May 11. 2,000 years later. So, pangalawang beses ko nang try ito. Last time ako nag-try hapon na, hindi ako nakaabot ng cut-off nila para pwedeng i-deliver yung lisensya mo sa bahay ninyo. Yung kasi yung i-avail ko, ayaw ko mag-ano, pick up. Kasi baka, unang-una, safety na rin dahil COVID pa rin. Yun lang. Sabi rito, our site is currently under maintenance. We will be back shortly. Charot lang yan. What? We apologize for the inconvenience this may cause. Really? Wala eh, under maintenance eh. So, bigo na naman tayo mga kanako. Try natin ulit sa susunod. A few moments later. Logging in! Ayun, pumasok na. Sana wag under maintenance. Sana wag under maintenance. Sana wag under maintenance. Sana wag under maintenance. Advisory. Yan, pumasok na. So, select transaction namin. Shipping delivery has reached the maximum number of transactions for the day. Hindi na naman ako nakaabot. Nakakainis eh. Try na lang ulit bukas ng umaga. What's up mga kanao? Good morning ulit sa inyo. Di naman ako naligo. No! God! Please! No! No! Time check 8:06 a.m. Pang-apat na beses ko na itong itatry na mag-renew online. Ngayon, try ulit natin ng umaga. Kung hindi talaga kaya, diba, pipick upin ko na lang. Wala kang choice. Pipick upin ko na lang yan. Let's go! Let's go! Everybody in the house! Ay, wala na talaga. Shipping delivery has reached the maximum number of transaction for the day. So, hindi ibig sabihin na maaga ka. makakuha ka ng delivery. Siguro talagang marami na nag-online renewal. Kaya, until to this day, March 30, puno pa rin yung transaction nila for that day. So, wala tayong choice kundi i-pick up na lang ito, no? O, PICC lang talaga yung choice ko. Okay, so ang bayad po ay professional ID renewal, 450 pesos. So sabi rito, kapag Paymaya ka, may 8 pesos na convenience fee. Pwede ka magbayad ng land bank or another bank net. So plus 10 convenience fee pag land bank. Pang bank net, 20 pesos. Paymaya naman tayo. May Paymaya naman tayo. You have chosen Pay by Paymaya. So, next tayo. So, 450 plus 8. 458! Last stage ay submit transaction. So, submit application na tayo. Click here. Yes. For an easy and fast payment, scan Paymaya QR. Wow, ang bilis na na. 458 pay. So, nagbayad ako through Paymaya dahil yun lang yung convenience sa akin. Kung meron kang land bank app, pwede ka rin magbayad doon. Pero Paymaya wallet, 8 pesos lang po yung ano, yung dagdag. O yung fee, no? Tapos scan mo yun, yung QR code na lalabas sa screen. Scan mo ng sa phone mo. So, sa Paymaya app, merong scan to pay. Tapos, ayan, automatic, ang bilis. Ayan na, nakapagbayad na ako. Ang next ko na lang ay kunin ang aking ID. Provided yung reference number, transaction date, payment date, tapos payment channel, tapos appointment date, tapos kung saan din ano. Maganda i-print nyo ito. So mabilis lang mga kanoo. Hindi na choice yung ano.
hindi natin choice yung magdi-deliver. Kasi ang hirap pala kasi halos puno na. Kahit na umaga o hapon pa yan. Shoutout pala sa damit ko, lukot. And hopefully nakatulong ito para sa mga gustong mag-renew ng kanilang license. So apply na. Again, wala pong CPD units na kailangan. Online lang po tayo. So far ang nakikita ko kung ikaw ay nasa NCR, ang choice mo lang ay PICC. So yun lang mga kano, I hope nakatulong ito. Okay? Ingat po lagi. Alam! I take what's mine and I get back. I see what I like, I'ma get that. I'ma get that. I'ma get that. I see what I want, I'ma get that. Little house.